Hello po! Good morning sa inyo lahat! Ito na naman po tayo. Meron tayong bagong menu for today. Ang lulutuin po natin ay ginisang bagi vegetable. So, ay saring vegetable po. Ngayon po, magigisa tayo ng bawang. Kain natin yung bawang. Kung makikita nyo po yung ating kawali, meron na po siyang parang ano, nauna na luto. Inuna ko po kasing igisa yung hipon na isasahog natin para sa ating gulay. Masarap po kasi na samahan siya ng seafoods. Yung ginisang gulay na mga bagu vegetable po. Yan, para maiba naman, mag-eksperimento po tayo. Kasi po, masarap din yung may iba-iba tayong natitikman. Hindi po yung lagi na lang kung ano yung alam natin na menu, yun lang ang paulit-ulit natin lutuin. Natutunan ko po na minsan pala, maganda rin yung nag-e-experiment tayo. Para po may iba naman tayong natitikman at nalalasahan. Lalo na po yung ating mga chikitin. Yung aking mga anak ay mahilig po sila sa hipon, sa limasag. Kaya lalagyan natin ng twist. Sa halip na sangkot siya lang or ginataan ng luto, pwede natin silang samahan ng iba't ibang uri ng gulay. Pero pinakamasarap po talaga, gagamitan natin ng sahog yung mga ganong klase ng seafood. Yung mga bagu vegetable, yung mga katulad ng carrots, yan. Ito yung ating gagamitin ay carrots, sayote, repolyo, saka bagu beans, masarap din po. Kaya lang wala kasi ako nabiling bagu beans ngayon eh. Muulan. Mahirap daw pong makahanap ngayon ng bagu beans. Ayan. Ito po, ano ha, bell pepper po ito. Pampasarap po ito sa gisa natin, ating gulay. Tsaka pampabango, yun po ang tulong ng bell pepper sa ating luto. Pampabango, tsaka pampasarap din. Ayan. Hintayin lang po natin maging okay yung ating mga naunang sangkap. Tapos ngayon, lagyan po natin siya ng konting patis lang po kasi lalagyan natin siya mamaya ng oyster sauce. Depende po sa inyong panglasa ulit kung ano yung alat na gusto nyo. Pero kung ako po sa inyo, mas mainam na matabang-tabang na lang yung luto natin. Kasi pwede naman po tayong gumawa na lang ng sausawa natin para magkaroon ng alat yung ating o masapatan yung alat na hinahanap natin sa pagkain. Ayan. Tapos, isunod na po natin itong, kung okay na po sila, yung bell pepper, isunod na po natin itong carrots and sayote. Kasi matigas po itong mga to eh. Kailangan natin silang palambutin. Ayan. At kapag ka nahalo na natin, siyempre, kakalat natin yung lasa niya para masarap yung gulay natin. Ano po? Ayan. Ayan. At para mas lumambot yung ating gulay, kasi talaga matigas ang carrots, lagyan po natin siya ng 1 glass of water ulit. Ayan. Thank you.
Haluin po muna natin bago natin ilagay yung tubig. Lagay na po natin yung ating tubig. Kahit po kalahating basong tubig muna para lang naman po sa pagpapalambot ng ating gulay. Then mamaya, ilalagay natin ulit yung natira. Yan, check po natin ngayon yung ating gulay para lagyan na po natin ng ating oyster sauce. Yan, ito po. Yan, yan ang ating ilalagay ngayon. Para mas masarap po yung lasa niya, maglalasang talagang seafood yung ating niluluto. Halo lang po natin. Tapos, lagyan na din po natin ng bell pepper. Yung pino po ito ha, para pwedeng kainin ng mga bata. Konti lang po, huwag masyado madami. Tapos, isunod na rin po natin yung ating cabbage. Ating repolyo.
Tapos, haluin po natin. Mahina lang po yung apoy natin, ha. Baka po kasi masunog yung ating ibang gulay. Habang pinalalambot natin yung ating repolyo. Yan. Mukhang masarap na. Nakakalungkot ang panahon ngayon, mga ka-friendship, kasi umuulan po. Kailangan natin kumain ng masarap para makabawi-bawi tayo sa ating mga isipin, stress, lalo na kung tag-ulan, hindi ka makagalaw ng maayos. Hindi mo magawa yung mga dapat mong gawin sa labas. Ayan, lalo na ako ngayon, pagkayari ko magluto, guys, pupunta ako sa school ng aking anak para isuli yung mga module nila. Ganun talaga ang buhay ng mami. Kailangan natin gawin ang lahat para sa ating mga mahal sa buhay. Ay, sorry, nahulog yung isa. Okay, tapos pabayaan na po natin muna na maluto yung ating repolyo. Hindi na po natin tatakpan kasi madaling maluto yung ating gulay eh, yung repolyo natin. Tinaan lang natin ang apoy. Ayan, okay na siya. Naluto na yung ating repolyo. Ngayon, kapag alam niyo na po na okay na yung ating gulay, ilagay na po natin yung main natin na sangkap. Ito yung pampasarap natin. Hipon. Tingnan niyo po ah. Kung nakikita niyo, tinanggalan ko na po ito ng balat kasi para mas madali na lang kainin yung ating mga kasama. Hindi na sila maghihirap magtanggal ng balat. Yan, ilagay na po natin yung ating hipon. Yan. Sa nga po pala, guys, hindi ko na inilagay yung natirang kalahating tasa o kalahating baso ng ating tubig. Kasi po, tingnan nyo oh, marami na siyang soup. Yan. Kasi po, gawa po ng ating repolyo yon. Meron po kasing matubig po talaga ang repolyo. Kaya, no need na po nating dagdagan ng tubig. Kasi pag dinagdagan pa natin ng kalahate, hindi na mag-i-sticky yung soup niya. Hindi na siya magiging masarap. Kaya, pabayaan lang po natin ngayon ng ilang segundo. Naluto naman na po yung ating hipon. Yan, pakukuluin lang natin ng konti pa. Ayan, okay na guys. Pwede na nating patayin yung ating hip. Kasi okay na po sila. Pwede na natin sila ulit ihain sa ating hapagkain ng ngayong pananghalian. So, see you po ulit sa susunod nating vlog.